Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dindo nito pang weekend. Pero ang mga pag-ulan na dala ng habagat, inaasahan na magpapatuloy. Sa mga susunod na oras, ang rehiyon nitong Ilocos hanggang sa may Cordillera, pati na rin sa bahagi nitong Central Luzon, inaasahang makakaranas ng mga monsoon rains o halos mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Ang mga residente dito sa ating mga nabanggit na lugar, pinag-iingat dahil yung mga pag-ulan, posibleng magdulot ng pagguho ng lupa o kaya naman ay mga pagbaha. Sa natitirang bahagi naman itong Luzon at kabilang dyan itong Metro Manila, inaasahan natin itong pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Yung mga residente naman dito sa Mindanao, inaasahan din natin itong maulap na kalangitan na may chance ng mga pulupulong pag-ulan pa rin o kaya naman ay pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Thing. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng. Ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita naman, isa sa mga nakikitang solusyon sa carbon emission na siyang nagpapainit sa mundo ang paggamit ng alternative energy. Kaya naman sa Amerika, itinayo ang kauna-unahang wind farm na hindi lang basta nasa dalampasigan, kundi mismong nasa gitna ng karagatan. Maliit man kung titingnan, aba ay kaya nitong makapagpailaw ng 17,000 mga tahanan at makalikha ng daang-daang trabaho sa Block Island. Tinatayang 40% naman ang matitipid sa Korea dahil dito bukod pa yan sa 800,000 tonelada ng carbon emissions na mapipigilan sa susunod na 20 taon. O diba kung kaya nila, tiyak na pwede rin naman nating subukan dito sa ating bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga po sa inyong lahat.